Huwag na mga gat. Hindi niya kasi ma-continue kanyang happiness. Max! Yung sa'yo, okay na to? Oo, yung sa'yo, yung likuran. I'll go biking first time! Morning, Miguel, and the gang is here! Yan, kung saan, dito kayo talaga mag-aaway. Bakso kang bully. Pagod ka, Day? Pagod. I've gotten so weak. Anong nangyari sa akin? itong binabike namin na to, dati parang ano lang to sa akin eh. Parang snack lang. Hindi siya big meal. Pero ngayon, grabe, super hingal na hingal ako. Mga ano to, mga 15 minutes, 15 to 20 minutes mula sa bahay. Sa aking pace. And gusto ko yung place na to kasi super tahimik. And sobrang ganda nito, lalo na kapag hindi pa sila nakapag-harvest. It's either cornfield, rice field. Super ganda. Pero ngayon kakatapos na nila mag-harvest ng mga mais. And ito ang aking darling na very, very mabait. Very supportive. Darling, happy Valentine's! Kahapon pa to. Sige, happy Valentine's sa akin eh. Wala pa akong pawis. Sabi ako, namatay na ako sa... Dapat kasi nagbabait ka pala. Kaya nga eh, diba? First time to. Palagi mo naman ako niyayaya eh. Pero, hindi ko alam. Oo, isa yun, tinatamad ako. Pero parang yung pinaka main reason is kapag, parang yun lang yung akala kong reason. Pero I think yun yung reason. Na anxiety ako dun sa kalsada, sa highway. Papunta kami. Gusto ko kasi pumunta lagi sa dagat. Pero, bago makarating ng dagat, kailangan namin tumawid. Maliit lang talaga na kalsada sa highway. Pero pagdating doon or papalapit na doon, grabe na yung kabog ng dibdib ko na. Yung parang hindi na ako makapag-think clearly. So parang ganun lagi. Kaya parang kapag naisip ko yung biking, yun yung laging pumapasok sa isip ko. At the same time, syempre sinatamad. Pero hindi dalakad din naman. Oh, pero hindi ko alam. May ganun talagang feeling. Talagang feeling ko mamamatay ako pag dadaan ako doon. Hindi ko pa siya na-overcome. Yun yung dahilan. Pero okay dito kaya niyaya mo ako dito. Okay dito kasi ano, walang ganun. Kapag ka ganun. Bababa ka lang sa bike mo, tapos you walk like a queen, gano'n. Paano pa mag-walk ang queen? Ano, you own the kalsada. Kaala ko kay Kembot. Meron namang ano, pedestrian lane dun eh. Pero yun nga, meron, kasi naalala ko dati yung nagbabike ka, tapos sabi mo tatawid ako nakabike. Yun, feeling ko talaga, ganun ang feeling ko talaga. Matatamaan ako. Kahit wala na, namang dumadaan. Kahit na, yun nga ang feeling. So yun, that is something na I have to overcome. Pagka, mapakita mo ang place, kapag meron kang white shop. And hindi pa kami tapos sa aming adventure. Kaya pupunta kami ngayon ng dagat. And magsiswim. Kung hindi malamig. And it will be my first time in 2021. Kasi every time na pupunta kami dun sa dagat ay sobrang lamig. And magdadala kami ng mga doggy. Doggy. Si Miguel, kunin mo na yan, Ba! Ang saya-saya na itong dalawang bulingkit. Ay! Ayan na naman, Matita. Mga away ka na naman. Okay. Kaya, bilis. Akit. Saya-saya ng mga to. Happy si Matit, makakalabas. Thank you.
nandun ni Bugnay. Ayun, dalawa sila. Dilema namin palagi kapag pupunta kami sa dagat at gusto namin dalhin yung mga aso ay hindi namin sila madala lahat. Kaya kanina nung paalis na kami, si June tsaka si Miguel umiyak sila, gusto nilang sumama. Alam na nila yung idea ng pagpunta sa dagat. At kapag dinala namin yung ibang aso, ayun, naingit sila, umiyak na nakakadurog din ng heart. Kasi dalawa lang ang dali namin, ano na agad eh, challenge na siya eh. As much as gusto namin silang maging safe, pero hindi nila ma-enjoy din kung lagi sila nakatali. Kagaya ngayon, pinapakawalan ko sila at kung saan sila nagpupunta. Kaya kailangan namin maghanap ng spot kagaya nito na malayo sa mga tao at malayo sa kalsada. Habang inaantay natin si John matapos mag-swimming, pupulot-pulot muna tayo ng mga basura dito sa tabing dagat. So, kaunti lang yung basura ngayon. Hindi talaga maiwasan minsan na may mga hindi sila careful. Tayo careful. I think ito yung list na pwede natin gawin sa magandang nature. Kung hindi man tayo makakalinis, huwag nating dagdagan ng basura. Pagod ako sa dalawa na yun, ha. Bugnay! Matet! Ito yung karaniwang pangyayari dito sa dagat. Like almost every day, may mga batang gusto tumalog doon. Tapos may mga fishermen na sa mababaw lang. Kapag mga weekends o kaya holiday, halos maraming tao dyan palagi. Mga Friday, Saturday, Sunday, ganyan, maraming tao dyan. At ito yung least populated na. Kasi medyo ma-effort para pumunta sa side na to ng dagat. Kumpara dun sa likod ng line na yan, ay sa tabi na agad ng kalsada, kaya mas maraming tao dun. Si Joanne, dahil lumaki siya sa dagat all her life, magaling talaga siyang lumangoy. Sa oras na to, nagpo-floating siya. Ang galing-galing, oh. Merong yacht. Yacht or Coast Guard. Probably Coast Guard. Halika, Bugnay. Come. Halika. Pagod ka na rin, ha? Gusto mo na umuwi? Ito si Matet. Siya yung pinaka-maldita sa lahat. Maldita kasi lagi siyang naghahamon ng away sa ibang mga aso. Kahit na maliit siya, ang favorite niyang awayin si Max. At marami siyang mga battle scars dahil last 3 weeks ago yata, medyo pumalag si Max sa kanya kaya nasaktan siya. Miya ka ba? Miya ka ba? Matet, miya ka, Matet? Narinig ko pa. Lamig! Ayan, ang aaway na naman siya. It's really, really, really great. Nabasa yung bako. Ang sarap sa feeling.